Welcome to my vlog. Naipapahagi lamang ako sa inyong kaalaman. Nasa palagay ko hindi yung panakikita. Pero bago ako magsimula, subscribe ang aking YouTube channel at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga videos na aking ilalabas. Unang hakbang, susukatin po natin ang plywood ng sentro. Kukunin natin ang sentro na magkabila. At maging ang pa-cross ay kukunan din natin ang sentro. Kukuha tayo ng sukat na 3 inches magkabila ng sentro. Bali 6 inches ang mangyayari dito. Ang susunod sa 6 inches ay 4 inches hanggang makadating ka sa tabi ng kesame. Salitan lamang ko. 6 by 4 by 6 by 4 by 6. Ganun lang po ang gagawin hanggang matapos natin hanggang doon sa tabi ng sukat na salitan na 6 by 4. Tandaan po natin 6 inches po yung pinakasentro, tapos 4 inches yung katabi, tapos 6 inches yung katabi, susunod 4 inches ulit, 6 inches, 4 inches. Ganun din sa magkabila hanggang sa matapos natin sukatin. Ayan. Ayan. Pag umabot na ng tabi, ayan. Tapos kahit maliit na lang ang natira sa tabi, okay lang yun. Ayan. Ito yung pitik na gagamitin natin para diretso yung sukat natin. Na dun muna tayo sa tabi. Ayan. Lahat ng magkatapat na sukat, ayan. Pitik tayo ng pitik ng magkatapat. Ayan. Dun sa sinukatan natin 4x6. Yan. Ngayon, babalagbag uli naman natin sa tabi uli. Yun. Yung pinitikan natin. Ngayon, para makuha natin, tingnan natin muna yung sentro. Yan, sentro muna. Yung sentro muna. Yan yung sentro kanina. Ngayon, kukuha ka ng 3 sa magkabila niya yan. Yan. Bali 6 yun. Dahil kinuha mo yan. Susunod ay 4. Ayan, tapos 6, pitik, tapos 4. Ayan. Pagkatapos nung mapitikan natin ito, paikutan natin ang diuno na masking tape. Kung sa tabi ng kesame, yan natin paiikutan sa tabi ng kesame para makuha natin yung pinaka-kudrado ng kesame. At hindi rin siya lumapat yung ating Versatex roller mamaya. Kasi pagka hindi natin nilagyan po ng masking tape, lalapat sa tabi yung pagugulungan natin na Versatex roller. Yan. Ngayon, kunin na natin yung masking tape na 1/2 ang sukat para ilagay natin doon sa nilulooban ng 6 inches. Lahat ng 6 inches na quadrado ay lagyan natin ng masking tape. Tapos na
Pagkatapos na yung box. Pwede na ulit kayo mag-isa. Yung pakaras naman yun. Hindi na. Grado na natin ang 6 inches. Lahat ng 6 inches. Ngayon, yung 4 inches naman, lagyan natin ng pa-X na tape. Yan. Lahat ng 4 inches, lagyan natin ng pa-X na tape. Kaya ganito po ang mangyayari. Magiging 14 octagon na po yan. Tinan niyo po. Yan o. Yan, natapos na natin. Ngayon, ay magtitimpla tayo ng skin coat. Yan, timpla tayo ng katamtamang dami lang at yung medyo malambot ng konti para hindi mahirap i-roller dito. Gagamitan po natin ito ng Versatex Roller. Yan, haluin lang. Pagkatapos ay ipapagulong po natin ito mamaya doon sa ibabaw niyang plywood. Ayan. Pagulungan na natin ng Versatex Roller para makita natin mamaya yung lalabas na design niya. Para mas maganda, medyo balagbagan natin ng konti para mapantay yung Versatex Roller na yan na inilagay natin na skin coat. Ayan. Pagkatapos, tanggalan natin ang tape. Bahagyang patuyuin muna bago tanggalan ang tape. Ayan. Tanggalin muna natin na nakapaikot bago isa-isay natin tanggalin yung mga inilagay nating masking tape sa loob. Yan. Yan po ang lumabas sa ating ginawang octagon ceiling design. Pero ito po, ang finishing po nito ay pipinturahan po natin. Papatuyin muna natin bago natin pinturahan at padadaanan natin ng konting liha namaya pagkatuyo. Yan. Katapos, pahiran natin ang first coating na flat latex. At ang second coating ito, pagkatuyo pa rin, lagyan natin ng gloss latex para medyo makintab ng konti yung ating design. Pagkatapos natin po yan, yan po ang magiging finish ng ating dalawang octagon painting design. So, yan na po ang finish ng ating ginawa, mga kaibigan. Sana po nakuha po ninyo yung aking po itinuro na dagdag kaalaman sa inyo.